Preview. So, ayan na nga mga Lodi, biyabiyahin na naman si Moto Nyoto. So, pupunta tayo ngayon ng SM Fairview, Teleperformance Fairview. So, ayan, samahan niyo uli ako sa aking biyahe. And, mag-road trip muna tayo mga Lodi. So, let's go! So, ayan, sana maluwag yung dadaanan natin ngayon. So, ayan, nandito pa lang tayo sa Along Jupiter dito sa Makati. Kalalabas ko lang dun sa garahe namin. And, ayan, sana maluwag ang EDSA para maging swabe lang ang biyahe natin. Ngayon lang uli ako makakapunta ng SM Fairview mga Lodi kasi medyo natagalan kami nagkaroon muli ng project dito sa SM. Actually, hindi naman sa mismong SM. Sa Teleperformance kami merong project. So, doon tayo pupunta. So, ayan, mukhang maluwag naman yung lansangan niya yon. Mukhang wala pang masyadong lumalabas. So ayan, mag-exit lang tayo papuntang EDSA. Ayan. So andito na tayo ngayon sa may Estrella. So nakikita niyo naman mga Lodi ang luwag ng EDSA ngayon. Grabe, sana araw-araw ng ganito. So, let's go. Punta na tayo ng Commonwealth. May dadaanan lang pala ako dito sa Guadalupe. Yung taong isasakay namin kasi andito siya sa Guadalupe naghintay. So, sa mga mahilig mag-soko dyan para kumain ng chicken, shout out sa inyo. So, ayun yung tao namin. Nasa kanto, sasakay ko lang. May dala kasi ang bike. So, ayun, meron niya siyang bike. So, isakay ko muna mga Lodi. So, ayun, nandito na tayo sa Guadalupe bus stop. Ayan yung bus stop sa bandang kaliwa, yung bagong bus stop. Kaya pag magbabas kayo, diyan na kayo bababa sa may mismong tulay ng Guadalupe. Kasi diyan na yung bagong bus stop. So, ayan, napakaluwag hanggang dito sa may Puni Avenue. Dito lang nagkakaroon ng konting pagbubuhol ng traffic dito sa may bandang papasok ng tunnel kasi medyo sumikip talaga dito mga Lodi gawa ng ginawang bagong bus lane. So naging dalawang lane na lang siya ngayon dito sa tunnel. Medyo masikip siya kaya kung medyo malaki yung dala mong sasakyan, kung siguro mga naka Starex ka o kaya Grandia, medyo masikip siya kung nandito ka nakapwesto sa left side. So, ang ganda ng sikat ng araw dito sa may bandang Mega Mall, pero sa bandang Quezon City medyo maulap, medyo madilim. Pakaabutan kami ng pagbuhos ng ulan.
So, ayan, sana hanggang sa makarating kami ng SM Fairview, eh, wala kaming masagupang traffic. Pero wala naman siguro, kasi kung meron, dito pa lang sa EDSA, mararamdaman mo na yan. So, napakaluwag ng EDSA, mga Lodi. So, andito na kami sa may bandang White Plains. Ayan, ayan, mga Lodi, andito na tayo ngayon sa P2000 Cubao. Maluwag, napakaluwag talaga ng EDSA ngayon, mga Lodi. Walang ka-traffic. Swabe ang biyahe. Hindi kang alam makakapagpatakbo dito ng mabilis gawa ng medyo malubak yung EDSA. Kaya kung medyo hindi maganda yung absorber nung sasakyan mo, kakalampag yan hanggang sa loob. Sakit sa balakang yan pag natapat ka sa malubak na bahagi ng EDSA. Saka kawawa yung sasakyan, mga Lodi. Nagpatakbo tayo na mabilis na malubak yung daanan. So, ayan, nandito na tayo sa area ng Q-Mart. Ito yung mga terminal ng bus, biyahing north and south. Andito yan yung mga terminal. So, makikita natin na talagang wala pa talagang biyahe. And yung iba nga, mga Lodi, sa southbound, may mga nagsirado ng mga terminal dyan. Siguro para hindi na rin sila magbayad ng kanilang renta. So, pansamantala nilang binitawan yung terminal nila. Kasi lugi nga naman kung magbabayad ka pa ng rent tapos wala ka nang kinikita kasi nga wala pang biyahe. And yun, big brain moves yun para makasurvive yung company. So, ayan, mga Lodi, andito na tayo sa may East Avenue. Papasok na tayo ng East Avenue, mga Lodi. Andito na tayo sa Long East Avenue. Palabas ito ng Quezon City Circle. So, ayan, andito na tayo sa Quezon City Circle. Dito sa may right side, mga Lodi, andito yung Quezon City Hall. So, ayan, napakaluwag din dito. Sana tuloy-tuloy hanggang SM Fairview yung maluwag na kalsada. So, ayan, maraming nagtitinda dito sa bandang kanang sidewalk ng Quezon City Circle. Maraming mga nag-sulput ang mga negosyo. Merong mga stall ng nagbebenta ng mga prutas. Ayan, so, kailangan natin yan para palakasin yung mga katawan natin. So, ayan, makikita nyo, mga Lodi, patuloy na kinukonstruct yung MRT dito sa along Commonwealth. Ito yung magkukonekta ng Line 1, LRT 1, papuntang Maynila. And then, magtatagpo ito, mga Lodi, sa SM North. May bandang Trinoma, ganyan. Diyan yan, magtatagpo. So, magiging smooth na yung magiging biyahe natin kung ikaw nagpo-commute from Bulacan, especially sa mga taga Sapang Palay, ganyan, mga taga Tungko. So, pabor na pabor to sa mga commuters natin dyan. Kasi malaki talagang
tulong to para sa mga nagtatrabaho na sa bandang Maynila, Makati, Quezon City. Malaking bagay itong proyekto ng gobyerno na to. So, ayan, nakatayo na. Medyo matagal pang matapos to. Siguro abutin pa ng mga 4 years pa to o mga estimate ko mga 4 years pa to bago matapos siguro. Kasi lalo na ngayon nagkaroon ng delay yung gawa. So mga 4 years pa to bago matapos siguro. Kasi hindi naman ganun kadali lang din ang paggawa nito. So bando dito sa may ayan, nandito na tayo sa Sandigan Bayan. Okay na siya, mayroon na siyang halos, kumbaga mayroon na siya, nakikita mo na may railway na siya. So ayun, sana matapos na to para sa mga kababayan nating nagko-commute. So malaking bagay to, napaka malaking tulong to. Yun nga lang, medyo may maapektuhan dito yung mga kagaya ng mga jeepney, yan. Medyo maapektuhan ang kita dyan kasi syempre, ba't ka pa sasakay ng jeep kung meron namang tren. So, medyo maapektuhan yung kita ng mga kamotons natin na jeepney driver at saka sa mga bus driver na rin. Kasi dito sa along Commonwealth mga lodi, maraming bus talaga rito. So, isa na 'yon sila sa maapektuhan pag nag-operate na tong LRT na to. So, siguro para naman to sa ika-uunlad ng bansa natin, 'di ba? So, konting adjustment lang siguro. So, ayan, medyo malapit na tayo mga lodi sa SM Fairview. So, ayan, andito na tayo. Pasok lang tayo. Hanapin natin yung entrance nung papasok sa Teleperformance. Medyo matagal na akong hindi nakakapunta dito. Medyo marami na nagbago. So, ayan. Uy, nagkamali ako ng pasok mga lodi. Ayan, exit na to, exit. Grabe. Mali pala. Ay, katangahan ko talaga. Magagalit kaya to. Boss, naliligaw kasi kami. Sa Teleperformance. Okay, sige. Salamat. Okay. Sige po. Pasensya na. Okay, salamat. Ayan mga lodi, nag-counterflow tayo, buti mabait si Mamang Card. So, dun pala sa kabila, nalampasan ko yung ano, yung dapat na kakananan namin, papasok ng Teleperformance. So, ayun, thank you, shout out to you, ano, Mamang Card. Ayan. So, dun pala sa unang kanto, nalampasan namin. Oh, katangahan niya naman yung moto niyo to, grabe. Tao lang. So, ayan, ito na siguro yung ano. Ito na yung tinutukoy niyang ano. Ito. Ito na. Ayan, ito na yun. Ayan. So, ito. Nalito kasi ako manodi. Nalampasan ko. Ayan. So, ayan, ito na. Ikot lang tayo sa kabila. Kasi yung Teleperformance mga lodi, nandun sa harap. Nasa harap siya. So, ayun, medyo nalito ako ng pasok. So, ayan mga lodi, andito na tayo sa harap ng Teleperformance. So, hanap lang tayo ng ito. Dito tayo mag-park. Ay, bawal pala dito mga lodi. Bawal daw, bawal. Sabi ni Mamang Guard, baka putukan tayo niya. Meron siyang shotgun.
Teka lang. Lampasin lang natin yung mga sasakyan, lilipat tayo. Doon daw tayo sa likuran. Teka lang. Atras lang tayo mga lodi, atras. Bawal kasi rito. Nako. Teka lang. Buti hindi tayo pinutukan. So ayan, dito daw, igilid daw natin. So ayan, tikit natin dito. So ayan, ayusin ko lang to. Teka lang. Then tikit natin dito sa may katabi kami sa sakyan eh. Kaya alam baka mahampas ng pinto to pagbukas. So ayan mga lodi, andito na kami. So ibababa lang namin yung tao. And magpapaalam na rin ako sa inyo mga lodi, hanggang dito na lang. And salamat sa suporta nyo kay Moto Nyoto. And shoutout nga pala kay Flavors and Blends, Unix, Chasing Case, Dactyl TV, sa lahat ng Chasing Mix Academy. Mega love, mega shoutout sa inyo mga lodi. So tapusin ko na yung video mga lodi, hanggang dito na lang. And samahan nyo ako sa mga susunod nyo pang biyahe. Thank you.